Ang ganda, di ba? Ang parents ng dalawang Pablo Ewing Opaline na to, isang Pablo na Opaline, tsaka isang Pablo Ewing Opaline. Yung Pablo Ewing Opaline, galing po kay Nemix Avery. Nabili ko ka sa kanya. Tapos yung Opaline na Pablo, galing po kay Red Factor King, kay Jericho Cuano. Kung naalala nyo, na-video ko po yun. So, ito na po yung naging anak nila. Ang ganda ng combination. So ngayon, medyo on yung balahibo nila kasi molting. Pa-molting na sila. Ayun, medyo nalalagas na yung balahibo. Mga kaibon, good day po sa inyo. Nandito po si Sir Juju Lumanog. Ito po siya. Ipapa-DNA po akong dalawang paanak ko na Pablo Ewing Opaline. So, medyo nakakalito kasi pag sinalat mo eh. So, mas maganda na rin kung may DNA. Hello, Sir Juju. Hello. Sir, ilan taong ka na nag-gaganyan? Sa DNA, nasa 3 taon. 3 taon. Tagal na rin, ano? Pero before, nagkapa-DNA lang din naman nila. Ito si Sir Juju. Ang layo pa ng pinanggalingan niya. Nanggaling pa siya ng San Miguel. Una ka sa Pulilan, tapos nag-San Miguel siya. So medyo nakakapagod yung biyahe niya. Pagka sir, may nagpa-DNA sa'yo, bali pupuntahan mo lang, pwede no? Pupunta ko sir. Ano? Home service kami. Home service lang. So may charge pagka home service, no? Sa-sell yun, para ano lang yun? Yung pang travel expenses, pang gasolina lang naman. Kaya nga eh. Wala pa dun yung... Saka mahirap din kasi mag-travel. Bali sir, ano po yung sinusulat mo dyan? Yung pangalan ng nagpapag-DNA. Tapos, tapos, yung mutation. Halimbawa, ito, ano siya? Anong mutation sa ito siya? Pablo Ewing Opaline. Tapos, wala siyang karga na ano? Na-fail, ganon. Na-fail, oh. Wala. Mahinang klase lang yung ibunan ko. Siya ngayon, meron po sir ako dito, mga nangitlog na. Matagal pa yun, mga 3 buwan uli. Bago maging ganyan. Bali, molting siya sir, ano? Molting siya. Nasa stage siya na ano. Tapos, tinitingnan mo sa rinded, paano mo? May palatan ba? Okay, sa'yo pala yung kwento, Ibo. Masyadong mahaba eh. Bali, galing ka kanina kala Red Factor, sir, ano? RF King. Nabot ako palagi ng kalahating araw. Ang dami kasi yung ibon nun, sir. No. Pagdunta ng DNA, yung kalating araw. Kalating araw, ispan mo sa kanya. Ito ba, ilalagay lang natin dyan. Sir, ano yung pinutol mo? Kuko. Para dumugo lang siya. Tapos yung pinaka, kahit anong kuko naman putulin dyan. Kahit alin dito. Kasi mga kayo mo napansin ninyo, may dugo na yung ano, yung papel. Papel yan sir, o special paper siya. Filter paper, galing po ito ng Taiwan. Filter paper. Taiwan. Pagka hindi filter paper na ano, nag-e-error yun. Dati siya nagtatrabaho ako sa National Bookstore. Laging may naganap sa amin na filter paper. Pero wala kami stock na. Siguro yun dahil dyan ano, sa mga DNA po ginagamit. Hindi, iba yung filter paper niya. Iba rin siya. Iba siya ano. Talagang... Yung ibang filter paper, di ba yun yung ginagamit sa mga copy maker? Oo. Hindi siya katulad nito. Iba siya. Pang-dugo talaga siya. Pang-dugo siya talaga sa pag-DNA. So, ito mga kaibo, nililista na po na sir yung number ng leg band. Saka yung mutation ng ibon. So, sa kanya ko lang nalaman na ano siya, family ng San Cunor itong mga African. Tama ba? Hindi. Akala ko kasi kanina GCC eh. GCC. Akala ko kanina GCC. Iba palang ano to? Small time lang ako sir. Ano talaga ito? Akala ko kanina GCC.
Marami nung kala ano. Cesar Francisco. Okay, mga chef. Oo. DNR ko naman sa bukas. Ah, sa CWR. Di naman sila nasasaktan sila dyan sa pagputol. Medyo masakit. Pero si dumugo eh. Pero mas masakit ang balahibo pag nagmo-molting sila. Hindi. Pag meron kasi nabunutan. Meron kasi DNA na balahibo ang kinukuha. Oh. So, mas masakit ang balahibo para sa kanila. Oo. Yan, tignan mo. After siguro 1 minute, 2 minutes, wala na. Wala na yung dugo niya, nag-stop na. Oo. Bali, ito lang yun. Papadala namin sa Taiwan sa... Kailan ba? Sa Tuesday. Sa Taiwan pa siya rin dadali yan? Oo, hindi kami... Okay. DNA dito sa Pilipinas. Taiwan talaga, international. So itong mga kaibon, ngayon ko lang nalaman, sa Taiwan pa pala siya dini-DNA, ay sinesend yung DNA, ano? Sa amin ni Roosevelt. Tapos mga ilang ano po, sir, ilang linggo bago sa makarating, malaman yung result? Ah, bali ang maximum namin ay sa Friday, next Friday. Next Friday. Bali, once na na-ship na siya, Thursday or Friday, lalabas na yun. Depende kung hindi siya magka-aberya sa ano sa treatment. Pero mabilis din sir, no? Mabilis. Lalo na yung mga nagpapadyenay sa amin ng Monday, hindi na sila naiinit. Kasi usually yung palagi tinatanong sa amin. Ilang araw yung DNA? Eh, ang palagi nga sagot ko, depende kung anong araw kayo nakuhanan ng ano ng dugo. Sabi ko, kung halimbawa nakuhanan kayo ng Monday, at na-shift siya ng Tuesday or Wednesday, probably Thursday, maximum of Friday, lalabas. Okay. Wag lang holiday. Kasi lang holiday. Marami kasing holiday at Taiwan. Yung minsan, doon lang kami nagkaka-agree. Kaya meron kami minsan delay. Pero yung delay na yun, hindi naman nakakatawa kasi siguradong lalabas siya the next day. Or, pinaka-late na nun, kung nag-long holiday sila ng Friday, Monday. Monday siya. Pero mabilis na, ano? Mabilis lang. Pero merong DNA dito sa Pilipinas. Meron din, no? Meron. Parang mas mura yun. Oo. Hindi ko sure ang bayad sa kanila kung magkano. Pero kami, standard. Sa Taiwan talaga. Standard yung 400 talaga na, ano kasi, Taiwan yun. Paano yan, sir, na nila laboratory pa? Ganun? Oo. Laboratory yan. May mga technician sila. Na talagang legit na nag-aral sa ganyan. Sa kasi, dugo talaga nila. Yun lang din ang ano, yung iba, hindi nila alam, baka akala nila. Ang Taiwan ay isa sa magagaling na sa DNA. Kasi ang US at ang Europe, nagpapadala pa rin sa Taiwan. So, ibig sabihin, malalaking bansa, malalaking bansa na yung mga yan, pero papadala pa sila sa Taiwan. So, yun yung assurance o masasabi natin na magiging panatag yung mga kliyente na. Oo, tama. Kasi international siya. So, ngayon marami pa ako dyan, kaya lang mga ano pa, maliliit pa. Okay. Pagbalik mo na lang siguro. Minsan, 2 to 3 weeks naman, nag-DNA ulit. Okay. Ngayon, nag-request lang kasi yung iba na hindi ko napuntahan last 2 weeks. Tapos sinabay mo na sa... Sinabay ko na yung mga ano. So, by schedule naman yan. Eh, minsan naman, meron tayong yung mga kliyente talaga na hindi matanggihan. Oh. Kahit hindi pa dumadating yung week na yun. Yan, basta natin. Ano yun? Lambing na natin dito sa mga kliyente natin, mga supi natin. Akala ko nga, sir, ano, di ka makakapunta kasi dalawa lang. Yung pala kahit ilan piraso pwede naman, no? Kahit isa lang. Ako hindi ako maarte. Oh. Kahit isa lang, pupunta ang kita. Basta mararating namin. May nakita kasi ako sa Facebook, kailangan ipunin muna. Ay, hindi. Wala kaming minimum. Wala kayong minimum. Pero ano yun? Mahina, malakas ang ibon, hindi kami naglagay ng minimum. Kahit tanongin, kahit meron ka siguro ma-interview ng mga kliyente namin, kahit isa lang, out of way. Marami akong oras. Kaya nga. Marami akong oras. Eh sir, ano ba kagandahan sa pag-DNA? Ano ba yung parang guarantee sa atin?
mas magandang ibenta na dahil may DNA siya. Oo, oh, kasi yung mga kliyente mo, alam na nila kung ano yung... Sure ka. Bahala, ano, sure hands. Alimbawa, ako, naghahanap ako ng sure ka. Oo. Or sure hand. Kasi meron akong paparisan sa higher ko na ano. Eh kung bibigyan mo ako ng possible cock yung ibibigyan mo sa akin. Eh paano kung nag-hand? Hinintay ko yung 5 months. Ah, okay sana kung 5 months lang. Oh. Eh kaso minsan inaabot sila ng 1 year. Oh, 1 year. Babalikan pa ba kita? Eh wala. Eh sigurado bibigyan mo ako. Oh, sige, palitan natin. Meron akong sex link cock dito. Another... Bata pa. Oo. Yun yung ano, yun yung advantage. Parang nakakaano na rin ibalik dun sa ismong ejeri yung ibon, no? Kasi parang naalagaan mo na, tumagal na sa'yo, ano? Ano lang eh. Ito ah. Ito na lang ang magandang kwentahan sa ganyan. 400, 6 months. Hmm. 400 versus 6 months. Di ba? Hmm. Ano, natuto na ako magpa-DNA. Abe, lahat na lumalabas kasi mahal pa nun kasi kahit normal fissure pa lang. So, pinapare sa mga parvo nun or ewing. So, kahit normal fissure lang sila, pinadi-DNA na namin. Kasi, hihintay mo pa ba yung 5 months to 7 months na, di ba hindi? Yeah, matagal na. Matagal. Ano, time, yung pera dumadating. Yung time. Kapag naiwan ka, lalo na sa cycle ng ibon, or ano mang negosyo, or ano mang livestock, kapag naiwan ka, time ang talo pala. Tama yun siya. Time pala. Hindi dahil sa nagdi-DNA ako. Time talaga. Sino bang ayaw, ano ba, anticipate mo, cock and hen sila. Ay, cock and hen ito. Eh parehong cock pala, eh parehong hen pala. Wala kang mapuproduce within that expect mo na time na makakapag-produce ka. 400 ang price namin sa DNA. Standard yun. Before, hindi pa pandemic, meron kami yung special price na 10 plus 1. Kaso nga lang, medyo, syempre, alam naman natin ngayon, mahirap ngayon eh. Tumaas lahat. Tumaas lahat yung ano. So, damay kami. So ngayon, hindi kami, pasensya na doon sa mga ano. Pero dahil sa yung iba, kailangan nilang kailangan talaga. Yun. At saka hindi na hassle sa kanila na makikipag-iipunin. Kailangan mong mag-ipon na 10 o kaya kailangan mong pumunta dito sa kanto dito kasi mag-DNA ako dito, dadaanan lang kita. Hindi. Kami talagang home service talaga. Home service talaga. No? Ayos pala, Sir Ron. So ito mga kaibon, kung gusto niyo po magpa-DNA kay Sir Jojo, ilalagay ko po sa description ng video na to yung kanyang Facebook account. Contact number, sir. Okay lang. Okay lang. PM mo sa akin, sir, mamaya. Contact number mo, no? Bali, ang kapako dito sa Pablo Ewing Opaline na to. Dito sa isa na to, sa medyo dark yung wings niya. Ano siya? Minsan kapakohin, minsan kapakak. So, kaya naisipan ko, pa-DNA ko na para sure. Kasi itong isa, medyo pastel yung kulay niya, faded. Magkapatid sila, wa. Ayun, sure cock na yung kapako sa kanila. Pero syempre, wait pa rin tayo sa DNA. Sa pinaka-DNA result para sure, diba? So, after ng DNA result, alam na natin na kung ano yung gender nila. Tapos bukas, nga pala mga kaibon, pupunta naman ako ng DNR. Sa DNR. Papagawa ko sila ng permit. So, antabayan nyo nung update ng video ko mga kaibon. So, yung part 2 natin sa DNR naman tayo.